Sulit Santos Kamisa. Pasalamat sa grasya na bawat ang naghalad ng Jeli Pasquita. Pasalamat sa grasya na bawat ang naghalad ng Sulita Cabanella. Pamisa pasalamat alang sa kanang grasya na bawat sa Paskong Silawat o sa Kapistahan ni Senyor San Comino. Prayer petition alang sa pahaksay, walay kapulian o layog sa disgrasya na pagpapigayon sa pagpatao o panmalay. Misa pasalamat ni Senyor San Comino, nagpamisa Claudio Paz. Misa pasalamat sa mga presya na nagawat o kabaskong sa panglawas. Nagpamisa Mimsi Mila Busot at Kami. Misa po salamat sa mga presya na dawat. Nagpamisa Romel Sherlyn Macaldo and Kami. Pamisa sa kalabi na Nekorisima, Visitasyon Margarita o Pito. Pamisa sa kalabi na Nekloro Sofia Miguel Benz, Liam o Dr. Junior. Pamisa sa kalabi nila ni Aquilina Adela o Camancio. Pamisa sa kalabi nila ni Tony o Helen. Pamisa sa kalabi ni Cindy Chudoro Fabiana, Julio Asuncion Erinio Senior. Pamisa sa kalabi nila ni Perso. Nagpamisa for Fundy. Pamisa sa kalabi nila ni Lorenzo Martina Concordia Francisco Senior sa kanang kalab sa Purgatorio. Pamisa sa kalab nila ni Gabriel Jerome Josileto Junior, Bonifacia, Sentecio, Hermominis, Gevalia, Sotero, Raimunda, Remigio, nagpamisa Agudor Family. Pamisa sa kalab ni Lady Caligardes Giver, nagpamisa Yanin Aninia. Pamisa sa mga kalab nila ni Rosalia, Domingo, Ropeno, Cresanto, Noel Encito. Pamisa sa kalabila ni Gaudencio Briga Meliano, Chudosia, St. Patio Senior, Maincia Natilda Ramon, Chutimo Domingo Roberto Tidoro Atilaido, Vigorio sa mga kalab, sa tanama kalab sa Purgatorio, na Pamisa Carlos Arica and family. Halag pasalamat sa mga grasya na dawa o kayuman sa sakit. Naghalag na pamisa ni Sir Mrs. Rosito Namit Jr. and family. Dagmang salamat. Hayagin natin sa buta.
tugma sa kayuhan ng akong kapobre, o katagig sa puwat ang akong kahulo. Dawat nulutan na ako ang kwan sa mga angel, ang hari sa mga hari, o ang ginuo sa mga ginuo, sa makausanon na pagtaho, sa kaputli o sa pagtuo, sa paghinulsul o sa gusma, o sa hubot o pagtapat, na magtabang ka na ako ngadto sa kaluwasan. Madawat kong tanako ang sakramento sa lawas o dugo sa ginuo, o ang katinuod na humiili, o maayong na Diyos. Madawat kong tanako ang lawas sa iyong buktong anak, among ginuo sa Kristo, na natawagitan sa tiyan ni Maria na Birhen, o sa ingon madawat kong tanako, ngadto sa lawas na mestiko, o maapil pagkaihap sa iyang mga bayi, o mahigugmaong amahan, mayroon na sa akong pagpanaw ni Inimita, ginawa kong karoon ng iyong hiligugmang anak, upon sa dakway sa usaka sa klamento. Sa iyo makikita ang tao, usaka at lamin, sa iyang lang lihas sa himaya, kaniya mabuyog habib ang kanimo, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Muhan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, Amen. Manindog palindog. Thank you.
Thank you.
kasiya sa kahusay ang kinayong natawahan mo. Huwag simbaho naman sa atin yung aking inong agamahan ng isang diya sa kawayan siyang pagkabata. Iwang ang magsunod kami kaniya sa matinunanan ng kasingkasi. Labagin kami sa pagdawat naman sa kanyang uksa sa kabata sa aking kaniyang dinikanan mo. Huwag sa pagdangan sa ganting ang isa at alam sa mga mapapsan mo. Kinamang ipagayo, pinangisamang inang sa Kristo imong anak. Nga po yung halagang kanimong sa Espiritu Santo, Diyos ang sangko sa kahatuan. Pagbasa sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana, nagtigong ang mga kadaguan sa Israel. Unya nangadto sila kay Samuel dito sa Rama, o giina nila siya. Igolang ka na o ang imong mga anak, wala ang magsunod sa imong mga lakang. Usa, pagtulong hari na magmando ka namo, sama sa gibuhat sa ubang mga nasod. Nakapasubo kang Samuel ang ilang ipangayong hari kung nag-apo siya sa Ginoo. Ang Ginoo may ingon kaniya, tumala ang tanan nga gihangyo sa katawhan kaniya. Kay dili ka maoy sa likway nila kung dili ako, kay dili man sila buod na ako maoy maghari kanila. Busa ipangayat ni Samuel ang tanan nga giingon sa Ginoo ngadto sa mga tao nga nangayo kaniya ng hari. Tinignan niya sila, mao kini ang buhaton sa hari nga magmando kaninyo. Kuhaon niya ang inyong mga anak na lalaki o himuon niya sila tigmaniho sa iyang mga karawahi o mga sundalo nga magkabayo o maguna sila sa iyang mga karawahi. Magtulo siya ang mga komandante sa linibo katundalo o sa mga kalimaan o ang uban, magdaro o mag-ali sa iyang kaumahan. Ang uban himuon niyang bigama sa mga galamiton sa gubat o sa mga kahimanan sa iyang mga karwahi. Ang inyong mga anak na babae, himuon niyang mga kusinera o mga panadera o bigama sa mga pahumot. Unya, kuhaon niya ang laging maayo sa inyong mga kaumahan, ang mga parasan o kaulibuhan, o gihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Kuhaon pagayon niya ang usa ka napulo kabahin sa inyong trigo o pino, o gihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Unya, kuhaon niya ang inyong mga sulubuon o mga labing tampok sa inyong kakayupan, o gamito niya sa pagtrabaho. Kuhaon niya ang ikapulo sa inyong kahayupan, o kamo iyak ulit nun. O miatong mga adlaw, maghila kamo tungod sa hari na inyong ipangayo, apan din kamo kaluian sa Ginoo. Apan ang katawhan, wala mamati kang Samuel, o sila miingon kaniya, gusto kami hari aron maisama kami sa ubang mga nasod. Gusto ka ni hari nga magmando o mangulo ka namo sa panggubatan. Humana bati ni Samuel, nag-ingon sa katawhan, isugiron niya sa Ginoo gihintanan. O ang Ginoo miingon kang Samuel, tumana ang ilang gihangyo o katagi silang hari. O niya giingnan ni Samuel ang katawhan sa Israel, pamauli na kamo sa inyong syudad. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo.
Pinanganikan sa Santos na Ebanghelyo, sumala ni Marcos. Iyayaw ikaw, O Ginoo. Paglabay sa bibilang kaadlaw, di pauling seso sa Kapernaum, o ginungog na siya tihak sa ina. Busa, nanugo ang dahan kaayong mga tao, o tungod di ini, wala na luna sa balay na ilang kasudlan. Bisan gani dihak duhol sa puntahan. Samtang sesos nagwali sa maayong balita, may nangabot na nagdala usang kaparalitiko na diayungan o upat katao. Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makatungol kang Jesus. Busa, iukaw nila ang usang kabahin sa ato sa tungod kayo na Jesus. O ilang ipuntun ang paralitiko na naghida sa iyang hidaanan. Nakita ni Jesus na dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa, niingon siya sa paralitiko, "Anak, ipasaylo na ang imong mga sala." May pipila kamang tutulog sa balaod na naging kondito o nakaingon sa ilang kaugalingon. Ngamong nanahas man siya pagpasipala sa Diyos. Walay tao na makapasaylog sana kundi ang Diyos lamang. Apan nasabot dayo ni Jesus ang inang hihunahuna. Busa, miingon siya kanina, "Nanong naghunahuna man kamo sa ingon? Hain may masayon ang pag-ingon bangat to sa paralitiko, ang imo mga sana ipasaylo na, o ang pag-ingon bangon dahi ang imong ihigdaan o lakaw. Karon ipailang ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahong dito sa yuta sa pagpasaylog sana." Busa, miingon siya sa paralitiko, "Bangon dahi ang imong ihigdaan o paulit sa inyo." Samtang nagtanaw sinagdanan, mibangon ang paralitiko, giang sa niya ang iyang ihigdaan, o midanig paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tao, o gidayin nila ang Diyos. Sila mingon, "Sukat o pasukat, karun pa kita makakita't hitabo, na sama liin." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kung ikaw, O Kristo, palihog mang lingkod. Mga minahal kong at eksyonan, palihog kong linig sa inyong buha o tuo, upin na sila at ban sa pibiyasta. Di amin na naman po, di amin po kong pag-existente tuhon sa inyong piyesta, wala po. Nakauna na si Padre Suko sa piyesta sa Matapay sa Ilumos. Una na, di amin na naman po. So, wag na kailan ako. Ako si Reverendo Padre Christopher Esquivel, ang rector sa Agnus Dei Israel. Mga minahal kong nakaigsunan, taliwala sa paday na sumog sa pandemya sa COVID-19 o bago lang kita misinati, no, sa makusog na bagyo. Nakita na ako ang inyong mga nawong nakasmile din ako. Mahina ako kay we are the people na naong paglaon. Bisan kung sa kalisod ang ato misinati kami sa batubalani mo inunta, paluwi kaunta ka na. We are the people na ay paglaon.
Monitino ni Casper, usaka Dominicano, na writer, na kitang mga Pilipinon, kini we have that God experience sa kaluoy sa Ginoo. Nataniwala sa kalisod na itong magisin natin, makasmay at pinapunta. No? Kini uman sa Bagyo, pinatong kong bye-bye, pag-uli na po pagkagabingi, ma-amaze ko, dahil nag-inom, gawas ang tubang, nag-inom ang mga butong. Okay, kung nalagin ka at palito ang mga luti o mga bubong na nangangupin ang hininom, matupin ang kalusod ko kailangan ko yung Gregoria at ito, umansod sa Batyo. Kung makita ko ng isa na ato sa kamisod, naagihan ko na ito ang kaibay. Namuninom ka na ay kaluoy ang Diyos. Amen? Amen! Kailangan po in 2022 sa pagsaulong nato sa kapistahan, dilit patron. Kung hindi correct me, kami ay kalinatidan na dilit patron, kundi ang Ginoo mismo, si Jesu Cristo. No? Adawin na na patron si Santo Niño, kundi ang angkong mahal na Ginoo na nakimong tao, ang anak sa Diyos ang hari. Tumuli ko pagpadayag o tulong ka ang mugong punto. Di mo magkatulong kay mugong na kumumili mga usaka ulas lang. Mututong ka sa Ebanghelyo. Sa paglabay sa pipila ng adlaw, may paulit si Jesus sa Kapernaum. Nagpanagto ko ni Ani, nagdasahan ko na mayroong chaplain, nagto sa uminan, nagpanagto ko sa Kapernaum, si Ibaugin ni ang duga, iinagdakot si Jesus. Kung nakita na po ang mga struktura sa panahon pa ni Jesus, gali na pang sinaguga, na ang mga balay nila dito, ihimok sa bato o gali mga buga. Kasi naaray social distancing, misod ito sa actual site din na kuyong sensors na nagsilingan na sila ni San Pedro, inaitido sa Emma's Rhyme na hilimok. Pero pag hilimok sa mga batong na tuklon na andyan. O, kasabay catching being na sabihan na sometimes sa mga tao na naas sa Jesus, pagkantumot sa mga tao, binanto ka niya. Una, nalilaw ka niya. Mga pinsunan, karong panahon na labinan yun sa umanagabagyo dahil yung mga tao na naasok ruma. Huwag ako nagruma sa bagyo? Pero dito somewhere in Southern Leyte sa buhon na labin yun, buhangin ng damay, bubuuan ng mga bata, pagsigla ng bata. Tungod kay naadlog sila. Kaya kung sa kabutan na ang ngayon po buhaton, mga minahal po at naisunan, na nakakita charity of listening. Lagi mo sa mga tao karoon na ang tambalan nila tibig medisina, kundi paminawag sila sa ilang mga kasinatian. Ganit na lang po kamay, kaya ay usap ka pamilya, ikang baybay, nagpahiling kaya nagitawa cutting of the family tree. Pero I never made any right na i-cut ang ilang family tree. Una, naminaw-una ko sa ilang sitwasyon. Kaya na naman ba din sa aming pamilya, halos na kong mga suod buwa. Kaya na kong mga lulo ay mga rituals, mga tambanan, umiwan ko, pwede na kong istorya kung naminaw sila. Sa itong anong kasinatian, huwag ka din perfecto ng pamilya. Kaya kahalos ka lang daw ay muloon na ako for counseling, hindi mo po counselor na nung na-appeal naman sa akong office, no? Pero iinan mo ko, your presence, Father, is enough. Kanang maminaw naman ka. Without your knowledge, nakaayo ka sa tao. Kanang maminaw ka sa punog dulo, na sa istorya sa uban, tugaw na sa adyo, kaya kung maminaw ka sa taong itong gan, maamis ka, impis mo husga ka, naa ang kaluhay. Kung mapinibiyas sa batang Jesus, naminaw siya, Imama Mary, o ni San Jose. Maunga, higalik siya sa Diyos Amahan.
kanatong mga anak, kanatong mga batan-on o ngayon mga lingkod. Itawag kita na dilit mahimong childless, kundi din natin childlike attitude na kamao kita marinan. Tinood ang bata, di gadoon mga ka, kung sa iyang matungog iyang istorya. Tinood na dilit. Naway pa 5-6 diri sa ato. Kanang mga isoon na itong mga turot ko magpabutang. Kapag kung nadungog na yun ito, kanangay ko sa kananay din mo sa bata ito, maroon pa ng turot ko 5-6. Inanawa si mama, kung ako na ito. Kung sa istorya sa mama, nahinaw na doon ang anak. Pagkabot sa turot ko, lulong, asa na yung mama? Ibon ba si mama, ilinabuntin mo, utako na si mama. Pinangang ang bata, mabinaw ka doon na kung saan iyong madumo. Isang tamo mga inahan, talang magsigit ang pamalikas, isa iyon ang sundo, pero na hindi. E sensitive ka ito. Kung ka sensitive ka sa mga maayang putan na ako madumo, dilig sa mga dilig maayang putan. Kung sa maliinig, daghang tao nga nabinaw ni Jesus. Kita pumunta ka mo maninaw. Usahay ka na ang natang istorya. Dahil ngayon, malibong sila pa rin, ihubungong kong magka. Usahay na yung magpakansulin na kung mahumantutan na lasdo sa ako'y panyarito. Kay maninaw lang ako, isa't kabuhigo na ako, nagsigan ng akong mata. Pero nalikay ko, mga 3 days after, pinag siya pa rin. It wasn't you na nagstorya na ako. Ang hino mo, ihap ka nimo, natanggol ko kaya ako mismo, hindi ko tapos. Pagkasasahap ko ako, I consider myself as one of the greatest sinners in the world. Till the moment na mamino ka, umusabog sa tao, you are not helping the person, you are hating the person. Kung nakita niya ang presensya sa Diyos kanina. Sumilaw na ako nakaisunan. Bukong ka lang unang punto. Ikanuhang punto mga kaisunan. Tungo na isa, balay ka ni Ato, made of ka ng mga buga, mga bato. Tungon sa katagang tao, hiling upat kaisuon, upat ka tao, na mitas ani hiling paralitiko, nangitang silang paagi. O na nangilang ibangagan ang babaw, tungod yun ni Jesus. O natanggog si Jesus. Tunod din na sila'y pagpakabala, pag-ibugma sa'y nag-isumong na masakiton. Bisa tuod na sa biblical study, kung naangkay sakit na inani, no? Kanangit kataliwong paralitika, kanit sa niyabin at daw sa lahon. Kung naangkaliling na sakit, tumakabutan, you are considered to be an outcast. I-adsulate ka. Ang worst yun, kung naakay physical infirmity, you are considered to be cursed, ipagiparaot ka sa Diyos, kung nagpunyong ka sa salat. Pero wag na nilang babag, hindi ko patek suon ang pagdala nila sa Jesus, kung nakandong sa Jesus sa ilang ihimok, ilang gesture, na ilang didala ang ilang suong nagmasakiton not to sa Ginoo. Then, iniingon si Jesus, anak, ipasay mo na ang imong sana. Tinungod, dahil mga inungdan na rin kita karoon nagkasakit. Tungod, tinamang physical sickness. Tumingin, spiritual sickness. Ang number one na sana ka at sakit karoon, hindi ang high blood. Ako, diabetic naman ko. Pero mag-ingon sila, himsong malaming kapatid, kasi sige naman po smile. Bitaw. And dito ang isang. Accept chance will meet you to healing. Na may ubat na makasabot ka rin, may stage 4 na sila, natin higala, pagkasabot yan, stage 4 na sila, huwag na siya nahimutan, namatay na siya gani. Hindi siya kadawan. Kaya naiminuho na ako, ngayon mga padre, stage 4 na ko, kung bilang na lang akong adlaw, ni ako, kay nagpangayon kong iwag na madawat na ako na nagmasakiton ko. Malipayon siyang ibuti o malipayon siya ipatuglay sa dahil. Usahin ng Lord, mag-isto kag-hiling na kundal-hiling, tulog mo kamata. Una, if God allows,
pwede niyang ihita sa ating sarili na magsugod sa espiritual at sa material o tawhanon o physical. Na pwilang healing, kabisa na ating sakit sa dawat na ito. Iusahay ba yung the whole na ang tumladawat at ang tumipamati as if wang na tayo ipamati. E kung sige ka kung nakunap sa ang tumipamati, kung sa mo, pinurog na, hindi. O, kamay na mo. Basta pinurog na doon na. Yan na ang itawag na redemptive suffering. Kabisa na ang tayo ipamati, na iusap kita sa dalang dipamat mga tao na masakit ng karoon. O labang sa tuwag na nahimus sa kita sa pag-antos di lamang sa batang Jesus kundi sa iyong pagkalipot na nagpakamatay sa Jesus. Tinutuban nato sa ato mga pag-antos na ang kalimasan. Muna tagawin na kong explain, kinay mo nungo na kung ano yung magpapigil ko. Unay, tayo di makugilin, di makusisisgagilin, no? Ang atong lahat kami mga pari, the ordinary means ng hatag namin ang pag-umpisal o pag-ilong. Kung kami tuloy sa Santos na Misa na mag-ingon ka, inuulili ako takos na mukalawan o mudawan kami mo apan ipamulong lamang na namahay mo ako. That's it. Kami sa lahat ay tinaralala malipayo ang lihat ng kita. Kung kami nakatanggong Jesus, iyang diayo ang paralitiko tungod sa pagtuo inyong upat ka mga tao. Kung naayo tutati ang paralitiko. Ang katapusan po ito, mga minahal ko na peksunan, sa ating pinabuhi, sa ating pagdibusyon, sama sa pangodila, pag-inamang patron, kundi ang ating ginoong. Kumusta naman ang akong relasyon sa batang Jesus? Punta, tinungod, isang mga lingkod na kita, mga bata, hindi na magpagigil sa pagkabata. Mutubo kita sa mga Jesus. Hangtod sa tinginan sa krus. Ang akong pagdibusyon ni Senyor Santo Niño, tinungod, gusto kang naatay itawag na pagkamapangsanon sa pagkaniya, pagkamatilunanon, pero ato ka nang masukol sa mga pag-antos. Nahulahin tayo na kita usunod na din naman sa iyong pagkabata, kundi sa iyong pagkahingkod na iyong ipakita ang iyong napunggong makanato, ang iyong pagpakamatay sa krus. Kaniinin doos 22, isang na ating paminahanglan, kamaw na reach out sa paminahanglan sa mga. Bilang sa mapinigyan, sama sa kagimon na kung na ating mga silingan na nagpag-uod na kukul kaayo, tagaan at uuras na lingkuran nato. Di ko na magtagay, kaya bang istoryahan na nato? Natagaan nato silang paglaong, taniwala sa ilang kasuhon. Yan itong Yabi Martins, hindi ko malinahan ninyo, mga sulay mo ko, na ako niya ko sa inyo sa kaligaw, pero huwag ko nilapa sa kanang marine protected ha, huwag ka rin mo isupa. No? Nung tuntog na lang ako, no? Dahil ako nakuha ka nikos, no? O mga labadyan, o mga sapane, dulso. No? Then natin ko sa gawa ko, mura cross town. Wala nga, napapahatol ko dito, yung gluten o mga bukas. Kaya mo pwede abon sa anyo sa tabuhin sa Ginoo. O nakalimun ko na lungkod ka ano, isang nakatay paginahan na palimpayag niya ako ng marriage or nagkusakutan. O mawagin ang atong pagkakristo ng kusakutan. Ang atong relasyon ni Santo Niño o ni Kristo pinamang utong sa pagsimba na ito. Pag-ibisyon na ito. Kundi ako kita ang panikamunta na ito, tabi mo niining challenge na ito sa bagong tuming. Nasubok mo kita, makalimunta, lumuya sa atong kristalin, napamantay mga tubang bahay, sila nakasmaya kinapunta. Tulog kayo, balikon ko,
isang na ating Panginahanglan, nakita di ako natin ang Panginahanglan sa utan. Isang kamay na tagikay o pago, pagwan-buwan. Ang importante na ating concern sa matag-isa. Ang batang Jesus, naatanulay sa'y concern ka na ko. Sa ato pagpadayin ng ato kasahudukan, Panginaon kita na magsama kita niling upat katao. O Jesus, na ay pagpapalala, na ay pagpapimangno, dilitamunin, am I my brother or my sister's keeper? We are responsible sa mag-alisa. Pangayon kita sa tila o panabang disiplo sa tulinyo, na kita magsama ka niya sa iyong pagkabata, matinamangon, mas musubog sa iyong isubog sa iyong lingkangan o mabaw sa kanan, pasinugtangon sa kabugod o sa kanan. Manito katilin. Katilin ba nung pag-ampo? O ba sa lagong pagsanig sa mga ikala sa palaliti ko? Ampong ihatod nato sa Ginoo ang mga Panginahanglan sa simbahan o sa kalibutan. Kung ingon kita, Amahan, dun ka ang among pag-ampo. Amahan, dun ka ang among pag-ampo. Maang Espiritu, mugiya sa simbahan, pinanguluhan ni Francisco atong Santo Papa, Negresyuso atong Obispo o mga kapalian sa magpadayong sa misyon ni Cristo, pagwaling sa mapasaylo ang mga sala sa tanan na nalita sa kaluon sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nakita andang dadakan Kristo na ginamadto kanina kansa kinabuhi dipusgay sa masakit na paghitabo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Na ang mga masakiton mukhang mga hinikawan sa hintig na panglawas, mapadayuno mula o umusalig sa Diyos, kinsa nangandoy sa kahimpitan sa batang usa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Na atong ipadayon ang panaghiusa o pagsangot sa misyon sa simbahan, diha sa Eukaristiya o sa mahal na patrona. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Na ang atong mga isuon nga nangamatan makabaton sa kilatibukang kinabuhi sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alam ka natin kanan na taliwanan sa mga pagsulay, katalakman, o sa pandemya na atong isinatid, usami kita ang Diyos na katanulay na uban o naghatag na itong paglaon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Langit nung Amahan, salamat sa pasaylo na ihatag ka namo sa imong anak. Pinaupangunta na kami usap makapasaylo sa tanan na nakasalatan namo. Kiniin among dito ngayon, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog manghibod o datong handaon ng atong mga dasa. Thank you.
Oh,
Lord Palino. Santos, kung ikaw ginutukunan sa tanan niya ka, Santos, ipadala ang iyong Espiritu at ang Santos niling mga kasa. Ang mahimong pinanag ka na mo, nalawas o tugo ni Jesus Kristo na among Ginoo. Sa pagkasakit siya ang kaugilingon, may kwa siya upan. May pasalamat ka ni mo, may pikas o may hatag ni ini, nagto siya mga tinunan o tinigon. Dawatak kini ninyo nga tanan o kata, kay kini maong ang akong lawas ni tugyan, alam ka ninyo. Tapos ang panihapon, ikuwas sa sakalis, yung salamat ka niyo pag-usa, ihapag hindi nga ito sa mga tinunan po hindi. Dawata kini o Panginoon kamunatanan, hindi ka ni kini. Kaya kini mo akalis sa mundugo sa bagong tunay ng kasabutan, ang dugo na ipula anang kaninyo kalang sa tanan ng mga tao. Aron na ang mga salat o pasaylo, buhata kini, aron sa paghandong kanako. Atong isang yawag misteryo sa pagtuon. Thank you.
pareos manindo. Kanaluga po kita sa atong dagiton nga bahan, atong dagiton ang mga pulo nga gisudlo kanato sa atong manunodo.
Hilip maon ko dero sa Dios na nagawatsang sa mga salas sa libutan. Bulan kitang nagilapit alam sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, bilang kong amal sa salawat sa Dios, abay sa manunilaman kung gawaan niyo ako. Mangitaw ta kami kanunay sa pagtungan sa iyong kabugoton,
at tubo sa panunipon kaanam o gracia, o masayon nga makapalimot kami kanimo. Kanya mag-ipagayong bilangin ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Manglubot pa rin. Pagkabagado sa pangalaman ni Maria, Maria ang mamahang at atona, kamahanan na Belahen, Raina, kagibas ka sa langit, ikaw ang magkagabaho o may mayaw kay Tanagol sa simbahan, o patrona sa Diyosis sa Maasis. Ikaw ang katingalang dalawang sa mga Kristiyano. Ikaw ang ikanisagan sama sa mga kasundaluhan, hangin sa pagkubakan. Ikaw ang kasumpul sa pagkasayong pagkakulunan sa pagkong kakalibutan. Dariwalang sa mga mga kakipiso, awang kayang awa o mga kalisdanan, nakalipi kami bakot sa mga kaaway, kung sa takna sa mga pangatayon, tawata ang among mga kalakanan sa paraiso. Amen. Pagapo nga ito ka, Senyor, sa Miguel Arcangel. Senyor, sa Miguel Arcangel, kamahin kami sa pagkubatan. Kadalipin kami batong sa kanilang sayawa o sa iyang mga lahat. Sa taong putang siya sa Ginoo, nangamuyo kami ng mga pagkasanod. O ikaw, Prince, sa kasasaluhan sa langit, pinagi sa Diyos ng mga kahong, ipanod sa impyerno sa Satanas, umano sa iyang mga lawa ng Espiritu, na nagbibot sa kalibutan, arot pagpukan sa mga kalag. Amen. Nagbibot ba niyo? Kumanda to, Daigi. Daigi ako po sa lamaki ang atong Diyos, pinagi sa iyang na pong grasya, naging pamit na nato at grasya sa parang na bata. Ato sa mga kasalabatan ang mga kapalingan na karon ni Doyok, meaning ato Santos na Misa karon ang atong mga karoko na sa Reverend Father Dexter Sespon. Sa mga lektor sa Annual Day Shrine, si Father Chris Esquivel. Para nagsasabi ni masunod sa atong press screening, Mrs. Healthy Gardens, Galia, sa atong Stanglis, Miss Berry Daumil Calayuna. Okay. Pasailungan sila. Sa atong first reading, Mrs. Linita Pagal, Sunlist, Miss Rowena Pohali, sa Friends of the Faithful, Mrs. Dorita Gato, sa atong commentator, si Mrs. Basilisa Tehe, sa atong choir and Eucharistia choir, o sa atong novena prayer leader, si Mrs. Rosalyn Antonio, sa atong stipend donor, ito ni Mr. and Mrs. Carlito Pigalia and family, Mr. and Mrs. Adolfo Tempinia and family, sa atong party sponsor, gikan ko na sila si Engineer Rogelio Agaton Jr. o Mr. and Mrs. Eric Isabido and family, sa atong male sponsor, para pagkakaon sa nagpukahon nga pari. Salamat sa itong mga campaign leaders, mga professionals, ilbalap ni Mrs. Charina Abilia, sa OFWs, retirees, nga ipagluhan ni Mrs. Margarita Danillo, sa itong SK officials and members, nga ipagluhan ni Iman Chega, sa atong operos, sa atong Cruiz, Mr. Adolfo Pimpenia, sa atong Siborio, Mr. Carlito Galia, sa atong mga offerings in kind, mga kaugan sa mga professional, OFWs, retirees, o sa SK official, o sa tanan ng mga membro, sa natong tanan, kaya si Kasing at salamat, pinagi sa itong masipa ng kapatang salamat sa tanan niya. Manunod kayo.
Ginoo man kaninyo. Mahal sa kaninyo. Panalangin kaninyo ang Diyos na makagagahong sa tanan. Ang abahan ng anak o ng Espiritu Santo. Amen. Ikahalaga santos ka ni sa tunadun ang gumaw ka dinaw ni Kristo. Okay guys, bye.